Magandang araw mga kasambuhay. Ngayon pong November 2 at patuloy po natin pinagninilayan ang sinimulan po nating pagdiriwang noong pong November 1, Todos los Santos. Ngayon naman po ay All Souls Day. Kaya't pwedeng-pwede pa rin po na pumunta sa sementeryo para magnilay at dumalaw sa mga namayapa ng mahal nating sa buhay. Maari po pa rin po tayong magdala ng bulaklak at magtirik at magsindi ng kandila. Alam ko po yung iba ay umiwas sa maraming tao kahapon dahil sa ilang mga memorial parks at mga sementeryo talaga namang siksikan. No? At yung iba ay hindi kaya na napakalaking crowd. Kaya ngayon po tamang-tama ay patuloy pa rin ang pagdalaw natin sa mga puntod ng mga mahal nating yumao. Turo nga po ng simbahan ay buong buwan ng Nobyembre, ito po ang takdang panahon para patuloy nating dalawin ang mga mahal natin sa buhay. Bagamat ang ibang, alam ko, regular po silang dumadalaw. Pero maganda po itong meron tayong panahon, kagaya ng Todos los Santos, kung saan ginugunita po natin ang ating mga mahal sa buhay. Ito po ay isang napakalaking biyaya na natatanggap ng mga mahal natin sa buhay sa tuwing sila ay ating ipinapanalangin, lalong-lalo na po yung mga kaluluwang nasa purgatorio, mga kamag-anak po natin, mga kakilala, at pati na rin po yung mga hindi natin kaano-ano, lalong-lalo na yung mga namatay sa trahedya, sa mga pagpatay, no, mga krimen. Panalangin po natin sila na sana ay mahango ang kanilang kaluluwa sa purgatorio at sila ay makarating sa kanilang talagang langit. Ito po yung talagang destino ng bawat tao, ang ating kaligtasan. Dumating po si Jesucristo, hindi tayo para kondenahin, sabi niya, kung hindi para iligtas ang sangkatauhan. Kaya yun po talaga ang direksyon natin, langit. No? Meron poong nakasulat sa Salmo 90 na nagtatanong yung sumulat ng Salmo. Sabi niya, bakit ganito ang buhay? Parang napakaikli. Para daw damo na sisibol, pagkatapos maya-maya konti ay mamamatay na lang at sukat. No? Pero bandang huli, doon din ho mismo sa Psalm 90, may sinabi po doon na kapag tayo ay namuhay nang naaayon sa turo ng Diyos, namuhay ng matuwid, tayo po ay hindi mapipinsala. Hindi po tayo masasawi. Matatamo po natin ang kaligtasan mula sa Diyos. Ang marami pong mga nagdebosyon sa mga kaluluwa sa purgatorio, at isa po dito ay si Saint Gertrude, isa pong German na madre na nabuhay po noong bandang huli ng 13th century, at siya po ay nakatanggap ng isang vision mula sa ating Panginoong Jesus, at ang sabi sa kanya ay patuloy siyang manalangin para sa mga kaluluwa sa purgatorio. Panalangin niya yung mga namatay na, at kapag mananalangin daw po gamit yung panalangin itinuro sa kanya, ay nakakaalpas ang 1,000 kaluluwa mula sa purgatorio. Ito po yung panalangin yon. Eternal Father, I offer you the most precious blood of your divine Son, Jesus, in union with the masses said throughout the world today, for all the holy souls in purgatory, for sinners everywhere, for sinners in the universal church, for those in my own home and in my family. Amen. Yan po ang panalangin na maari daw isama sa ating pagdadasal ng Santo Rosario. Pero alam po ninyo, ang katuruan ng Vatican ay hindi naman kinakailangan ang partikular na panalangin para mapalaya ang mga kaluluwa, at hindi rin maaring matukoy kung ilang kaluluwa nga ba yan, kung 1,000 nga ba o isa. Ang mahalaga po, no, ang Diyos ang hangad niya para sa atin, kaligtasan. At maging yan man ho ay isa o 1,000, patuloy siya nagliligtas.
At ang pinakamabisang panalangin pa rin po, no, ay ang pagtiriwang natin ng Santa Misa. Kaya sa araw pong ito, napakaganda, no, na kung ipagpapamisa ninyo ang inyong mga mahal sa buhay, no. At kung kayo po'y sisimba, alalahanin po ninyo ng tapat at taimtim ang mga namayapa ninyong mga mahal sa buhay. Tandaan po natin, nangangailangan sila ng ating pananalangin, ng ating tulong, at wala po silang ibang inaasahan kung hindi tayo lamang. At ito po ang ating pagninilay tungkol sa Araw ng Mga Kaluluwa o All Souls Day. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ako po si Father Paul Marquez ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain kayo ng Panginoon.